namin tama. Oo. Ngayon naman mga ka-explore, pag-usapan naman din natin kung paano pala, oh. Ang ating mga guinea-pigs. Yan, pag-usapan natin ang proper grooming dahil naman sobrang importante po yan para po mapanatili na healthy at syempre na maganda ang ating mga guinea-pigs. Salamat nga, kakausapin natin pagdating dyan. Isa siyang expert, hindi Mr. Ronnie Abarkel. Hello. 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 So, Ronnie, anong guinea-pig to? Ngayon gagamitin natin coronet. Oh, ito po sa mga long hair guinea pig. Ganon. Sure. Sir Ronnie, ano ba yung mga kailangan natin para makapag-groom tayo ng guinea pig? Ano mga basic things na kailangan natin? Siyempre po na ang supply. Dapat nga hindi plastic. So, mas maganda sana yung metal yung ano. Kasi pag yung may, ano kasi may static. O medyo, kasi ang buhok ng guinea pig, mabilis mabunot. Matibay siya, mahirap siya maputol, pero mabilis siya mabunot. Kailangan natin ng tissue or paper towel will do. And syempre rubber band to tie up. Yung muna syempre, we have to take yung liligwa mo natin siya. Sa amin kasi, lalo pag long hair, ginagamit namin, shampoo and then, kailangan mo siyang conditioner. Normal na shampoo lang po or may special shampoo? No, may special shampoo kasi huwag kang gagamit ng mga shampoo na may fruity flavors. Okay. Kasi yung amoy nun masyadong mabantamis, kinakain nila yung buhok nila. We call that barbering. Oo. Masyado kasing nabubor ang guinea pig. Walang magawa, nagbabarbering na siya. Oh, once a week ang grooming at saka yung pagpalit ng wrapping. Kasi ang guinea pig, pag umalong-long eh, mahaba kasi yun eh. So, para hindi siya mag-mat, kasi naihihian yun eh, saka maigti kasi yung paa nila. So, nakadikit sa floor. Ngayon, para maiwasan natin yun, para hindi mag-bulbul yung buhok, we do the wrapping para nakaangat yung buhok. Ngayon naman, Sir Ronnie, turun niya naman sa amin ang step by step kung paano natin mag-groom. Ihihahating natin sa gitna. Like this. Buhok lang ng mga tao. Yes. Oo. Ipapart natin siya sa anim actually. Yung first dito, pangalawa, at yung pangunod sa tatlo. Sa huli. Una natin gawin, pagkahiwalay natin ng ganyan. First section. First section to. Parang nagugupit lang din, di ba? Right. Tapos, saka natin ilalagay yung tissue sa ilalim. Nung buhok. Like this. Tapos, fold natin ang dalawang beses. Then, ang tupi sa ilalim. Isa, then dalawa. Okay? Pagkatupi, saka naman natin siya tatalian ng rubber band. Para ma-secure yung tali, yung pagkala. So, ulitin lang natin sa kabila. At dito, nasa matapos ako. Pero kung ayaw niyo siyang pahabain, igupit lang kayong gupit. I usually do, hindi siya pantay na gupit na gano'n, na parang, ang ginagawa ko, gagawin ko ang layer para at least hindi siya mukhang natural. Okay. Pero pagdating naman sa mga nails, di ba? Napansin ko lang minsan na humahaba din yung nails nila. Kailangan ba itong gupitan? Kailangan din siyang gupitan kasi, pag mahaba yung toto eh, pag humaba, baka bumabaluktot din kasi. Yung paggupit niya, design din sa aso, huwag lang sasagat dun sa kulay pink na area. Kung makikita natin may white area, tapos may pink area. Yes. So ang pwede na lang natin gupitin ay yung dulo. Kulay. Yes. Yun lang siya. Siguro ang gupit lang yun once every 2 weeks. So magpapalikuhan sila, sir, okay lang na buong katawan yung mabasa? Yes. Huwag lang ilong sa hintay nga. So iiwas mo siya sa, kumbaga sa running water. Iiwas mo lang siya. Hawak mo lang siya ganyan. Ang padadaanin mo lang yung tubig dito. Ayan. Ganyan. Diba? Mga ka-explore, nakita po natin kung paano ang tamang way ng ating grooming pagdating sa mga guinea pig. Maraming salamat, Sir Ronnie. Maraming salamat din. Yan, from PCFI. Mga ka-explore, magbabalik po tayo kung kayong mali.